Kahapon, sa Crime Classic. Isang manunulat at guro si Emmanuel Eman Lacaba. Nagsimula na siyang magturo sa UP. Ma-attend-attend na rin siya ng mga strikes ng mga workers. Makibaka! Bangmatakot! Dahil mulat sa maraming paglabag sa karapatang pantao noong panahon ng batas militar, nakiisa si Eman sa mga kilos protesta laban sa Rimeng Marcos. Isa si Eman sa mga dinampot na supporters. No, ano. So nakulong siya sa Pasig. Kaya naman, naging mainit ang kanyang pangalan sa mga otoridad. Unang pagkita ko kay Eman, nakalupasay, duguan. Talagang binanata ng mga pulis. Magandang hapon. Ako si Martin Andanar. Ating balikan ang bawat pangyayari at tuklasin ang katotohanan sa pagpapatuloy ng kwento ng pagpatay kay Emmanuel Eman Lacaba dito sa Crime Classic. The limit has been reached, for we are against the wall. Hindi may pagkakailang isa sa pinakamadilim na kabanata ng Pilipinas sa dekada 70, kung kailan ipinatupad ng Proclamation 1081 o ang martial law. To those guilty of treason, insurrection. Martial law, basically pwedeng i-detain ng indefinitely ang isang mamamayan, kaya nawala yung mga civil liberties ng mga tao at maraming natatakot sa militar kasi talagang nadama nila na nung panahong yon talagang militar ang nanaig, no? Ano ba yung simpleng makakita yung isang sundalo ng mahaba-haba ang buhok sa bus, mapapagalitan, maanong. So ibang-iba yung pre-martial law na ang mga tao, maraming reklamo, pwede nilang ilabas, ang media. Marami ang nanindigan laban dito. Isa rito ay si Eman Lacaba. Kasagsagan ng martial law. Nang magdesisyon si Eman na magpunta na Mindanao at sumali sa New People's Army o NPA. Nung nakadetain ako, isang araw dinalaw niya ako. Siguro naka 1 year na of detention ako. So that para lang magpaalam, sabi niya pupunta na siya sa Mindanao. So medyo na ano ko na yon na Mindanao lugar ng armed conflict ng ano noon ganun. So may inkling na ako na siyempre hindi naman niya masabi nang direkta pero may inkling na ako na mamumundok, in other words, yun, nag NPA na siya. Dito siya tumulong mag-organisa ng mga kilusan laban sa Rimeng Marcos. Sir, ito po yung utang ng mga NPA, sir. Sigurado po ako. Pero may isang kasamahan silang nakipag-ugnayan sa mga militar at ipinagkanulo sila Eman. So si Martin dati niyang kasamahan? Nahuli siya. Siya yung nag-identify at ang balita nga parang bumalik na siya. Sir, yun po yung kuta ng mga NPA, sir. Sigurado po ako. Sinamahan ni Martin ng mga militar sa kuta na kinaroroonan nila Eman. Dito nagkaroon ng palitan ng putok. Samantalang siya ay nahuling sugatan kasama ang isang buntis nilang miyembro. Salvage. Salvage man. Kumbaga, kung ngayon tawag doon, salvage. Kasi pinapatay na lang doon sa kay Martin. Doon sa dati niyang kasamahan. Datay mababang buhay. Sure. Sabi nung head daw nung PC, kung yung military unit na yon, wag na tayong mag-uwi ng buhay. Yeah, binaril yung buntis, ang unang binaril. Tapos si Eman,
dun sa Martin. O, ikaw na bumaril dyan, patayin mo yan. Eh, nag-aalangan pa yung Martin. Sinabi pa nga, sinayaman raw sa'yo, sige Martin, tuluyan mo na ako. O, yun ni Martin, sa bibig daw. Binaril sa bibig. Nang mabalitaan, tumulak sa Mindanao ang nanay ni Eman para kumpirmahin ang balitang nasawi ang anak. Wala namang kabaong eh, basta lang yung mass grave lang, ano lang ng lupa. So, hindi na makikilala sa mukha, pero may mga alam ang mother ko na alam niya, kabisado niya yung mga ano namin, yung mga nunal eh. So, naano niya si Eman kasi may nunal sa... Iniuwi ng nanay ni Eman ang kanyang mga labi sa kanilang bahay sa Pateros upang iburol. Ramtam daw ng pamilya ni Eman ang panganib na nakaamba sa kanila sa pagkakapaslang kay Eman. So paano yun? Noong mga panahon na yun, may curfew, di ba? May excuse. Dahil Marcelo noon, ano rin, medyo nagulat ng Pateros kasi maliit lang ang town eh. So napuno ang kalye? Yeah. Eh, syempre, dahil alam nila na namatay sa Mindanao tapos sa NPA pa. Iba yung reaction ng tao, pero tahimik yun. Takot? Hindi naman. Tahimik yun. Ito ang pangalan mo? Emmanuel Lacaba. Kasunod daw ng piniling buhay ni Eman ang panganib na maaari siyang mapahamak kahit na anong oras. Kaya sumagi na rin sa isip nila na maaaring may mangyaring hindi maganda sa kapatid nang sumama ito sa Kilusan. Kumbaga, gera yan eh. Yung sitwasyon na, hindi naman nila kilala rin si Eman noong panahon na yun. Kung sino naman yung mga grupo na nandun. Hindi, ano yun. Personal na tingin ko, na nagkataon lang na siya yung nakita. Gayunpaman, hindi maiwasang maghinagpis ng pamilya ni Eman, lalo na't sinadya ang pagpaslang dito. Siyempre, ano kami nun? Okay. Bakit kailangan ganun? Hindi na lang kinulong, ano. Pinagamot yung sugat. Marami pa siyang pwedeng sulatin. Iisip mong ganun, hindi lang yung bukod sa kapatid. Iisip mo rin yung sayang itong yung talino niya sa pagsusulat. No? Matapos ng ilang taon, isang balita ang nakaabot sa pamilya ni Eman tungkol sa kanyang kasamahang nagsilbing ahas sa kanilang Kilusan. A few years later, napatay na rin yata sa... Ewan ko sa encuentro or ano siya, dinispatcha rin siya. Naging maduguman ang sinapit. Hindi raw doon natapos ang pagiging malapit sa peligro ng mga mahal sa buhay ni Eman. Matapos ang ilang buwan mula nang mapaslang si Eman, muling naramdaman ng kanyang pamilya ang kamay na bakal na Rehimeng Marcos. Nahuli ng mga militar ang asawa ni Eman na si Lali, na noong ikasama rin niya sa underground. Hindi ko na matandaan exactly, pero dito siya sa, ang tanda ko dito siya sa Metro Manila na nandetain. Hindi raw sana mahuhuli noon si Pete kung hindi na dampot na militar ang isang kasamahang may tanga ng address na kanyang tinutuluyan. Sino ang may kagagawa ng pagpaslang kay Eman? At paano ang kanyang mga naiwang kaanak? Mabibigyan ba ng hustisya ang kaso ng pagpatay sa kanya? Kung ako'y mamamatay, isang tulang isinulat ni Eman nang siya'y namumundok noon sa Mindanao. Tila nagpapaiwatig na mapait na sasapitin niya sa kamay ng mga militar. Siguro tanggap na rin nila dahil the only one I really remember ang attendance was si Pete. And then dramatically, he read that poem, no, na kung ako'y mamamatay. Ang sumulat si Eman, talagang premonition na pag pumasok ka sa ganung buhay, any day may be your last. Sige, patayin niyo na rin ako. Pero matapos mapatay si Eman, hindi na raw nagtangkapang maghabol ng hustisya o magpaimbestiga ang kanyang pamilya. Marcelo, hindi mo isipin wala kang makukuhang hustisya dito sa ganitong klaseng rehimen. Hindi na raw nakagugulat ang desisyon ng pamilya Lacaba. Karaniwan na raw ito ng panahon ng Marcelo. Alam namin, nagkaroon din ng Kengkoy investigation
wala rin na demanda. Mahirap, oo, nung panong Marshall, no, ang hirap kang mag-demand ng investigasyon, hindi ka papansin mo. Tsaka, kung hindi ka pakinggan ng militar, saan ka tatakbo? Saan ka tatakbo? Wala ka namang matakbuhan. Tulad sa isang regular na sistema ng demokrasya, pwede kang magpunta sa korte, ang korte, o ordera ng militar, ang militar, at pwede silang, yung accountable sila sa kanilang mga ginagawa. Matapos ang ilang buwan mula nang mapaslang si Eman, muling naramdaman ng kanyang pamilya ang kamay na bakal na rehimeng Marcos. Nahuli ng mga militar ang asawa ni Eman na si Lali, na nung ikasama rin niya sa underground. Hindi ko na matandaan exactly, pero dito siya sa, ang tanda ko dito siya sa ano, Metro Manila na nandetain. Umuwi na yata sila pag ano, nung mamatay na si Eman. Yan, tapos hinuli naman siya. Sinubukan naming kapanayamin ang may bahay ni Eman, ngunit tumagi na siyang balikan pa ang nakaraan. Nasa watchlist na raw noon ng pamilya ni Eman dahil nanindigan din ng iba niyang kapatid laban kay dating Pangulong Marcos. Kwento ni Pete Lacaba, nakatatandang kapatid ni Eman at manunulat din noong panahon ng martial law. Nahuli at nakulong din siya ng halos 2 taon sa ilalim ng rehimeng Marcos. Kumunek na ako sa UG. Naglabas kami ng mga UG papers, mga UG underground press. Yung mga nagsusupply naman sa amin ng storya, mga nating kasamahan na nasa mainstream press pa rin. Hindi naman sila nahuli, pero sympathetic na pati nagbibigay ng mga ano. Hindi raw sana mahuhuli noon si Pete kung hindi nadampot na militar ang isang kasamahang may tangan ng address na kanyang tinutuluyan. Nang mahuli, naranasan ni Pete ang bagsik at dahas ng mga militar. Palo, tadyak, at kung ano-anong klaseng gulpi di umano ang kanyang dinanas para lang isiwalat niya kung saan pa makikita na militar ang iba pa niyang mga kasamahan. Kami dumaan sa torture. Kami nahuli doon, lalo na Yuji nga. Ang alam sa amin na magbigay ka ng ibang pangalan, parang gusto lang makakuha pa ng informasyon. So hindi naman ako tinatanong anong trabaho ko doon, ano yun lang. Magbigay. Sino-sino ba mga kasama niya? Saan? Nasaan sila? Eh, dahil ayoko, hindi ako nagbibigay sa'yo. Sinasagot ko pa naman, I refuse to answer that question. Dagdag pa ni Pete. Dumating din daw sa puntong, iniineksyonan siya ng gamot ng mga militar para lang mapaamin siya sa mga alam niya sa kanilang samahan. May time pang dinala ako sa building hospital. Akala ko pagkagamit yung so, ano ko, yung pala tuturukan ako ng truth serum. Ganun nun, parang ang lasing sa salita. Ano? Eh, nagkamali sa akin kasi nung manginginom pa, nung malakas akong uminom, yung mga barkada ko, pag lasing na, ang iingay. Ako naman pag lasing, natatahimik. So, nung truth serum ako, hindi masyadong ano kasi hindi ako nagsasalita. Baliktad yun. Pero ang effect, parang lasing talaga na. Yung madaldal ka. Tapos, yun, anong ka, pag may tatanong sa'yo, mapapasagot ka ng hindi, ano. Pagkakalam ko, wala namang wala namang ibang nahuli dahil sa... Bukod kay Pete, nakulong din doon ang kanyang kapatid na si Tony. Bali, 4 beses ako na nahuli. Iba't ibang panahon yun. Iba't ibang pangalan. Pero kahit delikado ang sitwasyon at nalalapit sa kapahamakan, hindi raw nila ito inalintana. Mas mahalaga raw sa kanila noon na ipagpatuloy ang kanilang ipinaglalaban at paninindigan. Kasabay ng pag-alala ng mga nagmamahal kay Eman, ang panghihinayang sa maagang pagwawakas ng kanyang buhay at sa mga maari pa sana niyang naging kontribusyon sa larangan ng pagsusulat. Siguro kung si Eman ang magsusulat, I will pull strings para makasama ako dun sa mga sinulat niya. And hopefully, sa isang pormang hindi pangkaraniwan. Dahil kasi far out din mag-isip yung tao. Ginugunita ngayong buwan ang 40th year ng martial law. Panahong itinuturing na isa sa pinakamadilim na kahapon ng ating bayan.
Pero kahit apat na dekada ang lumipas, hindi raw maiwasan ng mga mahal sa buhay ni Eman na makadama ng pangamba hanggang sa ngayon. Hindi pa rin, hindi ka nakakasiguro. Although ako as a periodista, hindi na naman politika ang ano ko, tsaka mostly desk work naman ang ano ko. Pero hindi ka pa rin nakakasiguro, baka isip nila may connection ka pa rin. Pero imbes na magpadala sa takot at pangamba ng mapait na kapon, mas pinipili na lang daw ng mga nagmamahal kay Eman na buhayin ang kanyang alaala sa pamagitan ng mga tulang na isulat niya. Patay na si Eman, inibon namin yung mga ano niya, yung mga tula niya, nasa files ng yung asawa niya, may mga files yung mga nailigtas ng mga tula. Kasi meron siyang nung at one time, meron siyang mga tula na itinapon niya sa balon kasi hindi na niya gusto or ano, sa feeling niya, hindi na... Pero ito yung mga nailigtas naming nasa files na itago nung wife niya ng mga tula at saka kwento. Tsaka yung mga, yung iba dito unpublished eh, yung mga ibang mga tula at kwento. May mga kwento siyang pang pelikula, mga may drama siyang ginawa. Kasabay ng pag-alala ng mga nagmamahal kay Eman, ang panghihinayang sa maagang pagwawakas ng kanyang buhay. At sa mga maari pa sana niyang naging kontribusyon sa larangan ng pagsusulat. Siguro kung si Eman ang magsusulat, I will pull strings para makasama ako dun sa mga sinulat niya. And hopefully, sa isang pormang, hindi pangkaraniwan. Dahil kasi far out din mag-isip yung tao. Kung hindi siya napatay, Sir Tony, sa palagay mo, anong maaabot pa ni Eman sa mga panahon na ito? Kung hindi napatay yun? Kung hindi siya napatay. Hindi siya tumuloy sa movement, malamang sa film. Sa film? Kasi yung mga kabarkada yun. Sa Lino Broca. Sina Nick Joaquin. Sina Lino, sina Ticoy Aguiluz, sina Cripiuson. Yun yung mga barkada niya na nasa ano ngayon. Gayunpaman, may mga patuloy pa rin gumugunita sa sakripisyo at kabayanihang na ipamalas ni Eman sa maiksing niyang buhay. Tungkol dun sa libing niya sa Patero, ano, sa Pateros. So parang ninote ko lang dito yung the interment of niya, nandun si Nick Joaquin, nandun si Pete Lacaba. Tutusin, kung nagtuloy lang siya sa Manila, dami naman niya pwedeng ginawa eh. Sana either nagturo siya or nagsulat siya or nagdyaryo siya. Pero dahil naniniwala siya na kailangan pumunta sa at tumulong sa mga magsasaka nung panahon na yon, yun yung ano, yung tingin niyang tama. Maraming pangalan ang naglitawan para ipagtanggol ang ating mga karapatan noong panahon ng batas militar. Ang kanilang tapang at paninindigan tulad ni Eman ay manatili sa ating kasaysayan. Utang natin sa kanila ang tinatamasa nating demokrasya ngayon. Magandang hapon. Ako si Martin Andanar. Hanggang sa susunod na pagbabaliktanaw at pagtuklas ng katotohanan, dito sa Crime Classic.